Alright, do you have any questions, kids? Anong difference ng non-organic sa organic na cabbage dito? Ang organic cabbage, hindi sila nag-spray ng chemical pesticides and insecticides, no? And they rely on traditional farming methods. Tulad ng sinabi ni Ryan Danyo, ang ginamit nila rito sa organic cabbage production, dinikdik na luya, sibuyas, at iba pang pang-repel ng mga insekto. So makikita mo, yung organic na cabbage actually, may mga butas-butas. But hindi yan, ano, hindi yan masama. Ang ibig sabihin, maganda yan. Sapagkat kung kinakagat ng insekto yung dahon ng gulay, ang ibig sabihin, walang chemicals dyan na nagre-repel ng mga insekto. So ang kailangan mo lang dyan, tanggalin yung mga may butas-butas. Pero yan ang pinaka-safe na kainin. May question pa? Ba't ang laki ng gap between farmer price and market price? Because, that's a good question, Aaron. That's a very good question. Malaki ang diferensya, ang gap between the farmer's price, farm gate price ang tawag doon, and the market price, because in between, may mga traders and middlemen. So sila yung bumibili sa farmer, and since walang access si farmer doon sa talagang market, nagre-rely sila doon sa presyo ni middleman. Kung ano lang sabihin ni middleman, yun ang bentahan ng produkto ni farmer. Kaya isipin nyo, yung cabbage ngayon na ordinaryo, 5 pesos per kilo. I don't know how much it is in the supermarkets, but I would assume mataas, no? Pati itong organic cabbage na tinanim nila ay 10 pesos per kilo ang kuha. Samantalang ito, pag binente mo to sa talagang mahilig sa organic vegetable, hindi bababa sa 100 pesos ang kilo nito. Okay? So yun ang dapat nating isolve, yung tinatawag nating complete value chain, allowing the farmer access to the market. Any other questions? Ano yung best way para ma-help natin mga farmers? Well, number one, sabi ko nga, financing, para maganda yung kanilang mga binhi at makapag-prepare sila ng field. And number two, access to the market, assistance in accessing the market, na dapat hindi na sila dumaan sa mga traders and middlemen, para yung markup between the farm gate price and the market price will go to the farmer. Halimbawa, ito, binili natin 20, pwede kong ibenta ng 100 pesos per kilo yan. So kung si farmer mismo ang magbebenta ng kanyang produkto, directly, yung additional na 80 pesos between the farm gate price and the price na pwede kong ibenta yung gulay na yan, will go to the farmer. At ang epekto niyan, kapag magandang income ni farmer, gaganahan siya magtanim. Di ba? So kung gaganahan siya magtanim, di ba? Gaganahan siyang dadami yung production natin. At kapag dumami yung production natin, naturally, mas stabilize yung presyo ng gulay, karne ng baboy, karne ng manok, and yung ating mga consumers will benefit. Any other questions, kids? Wala na? Okay. Did you learn something today? Yeah, very good. Okay. So, what do? We help the farmers, right? Okay. Huwag nating baratin ang magsasaka. Amen.